Hello guys, magandang umaga sa ating lahat. At bago natin pag-usapan si B-Core, ang long-term analysis for B-Core, please subscribe to my channel and don't forget to press the bell button para palagi kayo updated sa mga videos na i-upload ko. So for B-Core, i-zoom out natin. So we spotted the long-term trend channel niya guys. So uptrend siya, no? Kung papansinin natin. Then, possibly, ito ay inverse or triple bottom pattern. Okay? Yun nga lang pataas, guys. So, ang first bottom natin is around here. 1.50 pesos. Then, yung next is here. Around 2.3 pesos. And yung last is currently at the support. So around 2.5 pesos. So ano nga ba ang mapapansin natin kay B-Core? So for B-Core, marami kasi nagtatanong sa akin kung ano yung magiging play na to. So guys, kung papansinin natin, so zoom out muna natin. Mapapansin natin na si B-Core is at the major support guys. So from 2010, nakita natin yung kanyang bottom. Okay, around 2.5 pesos below. So ngayon, na-hit niya yun guys. Okay. Yung last candle natin ay nasa major support. Then, possibly mag-hold siya dito. Yun nga lang guys. Be attentive tayo dahil pwede pa tong madump. Or kung bubuhusan pa to guys, pwede siyang papunta rito sa next possible support natin, which is around 2.3 pesos. Then, kung talagang malakas guys yung rally pababa, kung wala pa tayong good news, kasi once na madrive to ng good news or no news, it's either go up and go down. Pagka maganda yung ating news, so possibly dito na magi-start. Okay? Dito na magi-start yung ating panibagong market cycle. So lagyan natin ng arrow from here kung hanggang dito. Ayan. So possibly kung eto na yung talagang bottom niya, then we expect na magkakaroon tayo ng profit around 100%, no? If but kung hindi talaga maganda guys, then dito na tayo pupunta sa next support natin. Then possibly pagka hindi para din dito nag-hold, then nag-draw na tayo ng mga support tables niya. So first support 2.3 pesos. Second support around 2 pesos. And possibly bottom is 1.5 peso. So yun guys yung mga inaabangan nating support. Though pwede naman tayo mag-average down. So bili-bili kada support, then wait na mag-iba yung trend guys. Ayan. So for now, overvalued ba or undervalued si B-Core? So before that,
let's try to see the indicators. Kung titignan natin, we use RSI, stock RSI, and MACD. So for RSI, hindi pa siya oversold, guys, no? So papunta pa lang siya sa oversold region around here. Kaya guys, meron pa tayong play dito na possibly malakas pa yung ano na to, guys. Chance na pabasag tong support natin dito. So maybe wait for the confirmation. Wala pa kasing confirmation, although nasa support na siya, major support. Breaking this major support, so syempre meron pa tayong another support, guys, which is around eto nga, 2.3 pesos. Same with sa ating stock RSI. Stock RSI is not yet flipping. Then magkoconsolidate to, guys, for sure. Then for MACD, so si MACD, napaka ano niya, guys, no? Napaka ano yun, nag ano siya, diverge. Ibig sabihin, yung blue line ay malayo pa sa red line. Ibig sabihin nun, bearish pa tayo, guys, for daily chart. Then kung papansinin natin, magandang bumili, guys, pagka yung MACD natin is nag-flip. So dapat yung blue line is above the red line. Then tingnan natin. So ito yung ating flip from blue line to red line. Okay, around here, no? So tingnan natin dito. Nag-consolidate. First bottom, then umangat siya. Narisi siya dito, guys. Then nag-double bottom pattern. Then umangat. So kung bumili tayo, guys, dun sa pag-flip ng MACD na yun, meron tayong profit na around 120%. Ayan, guys, kayo na humusga. O kaya, guys, mahirap yung sasabihin natin na day trader ka tapos puro lugi naman ang nangyayari sa'yo. Much better if you will analyze a certain stock for long term. Ayan, guys, diba? Kaya mas maganda yung position trading. Hindi pa hassle sa pag-buy. Then, so much for that sa technical analysis natin. So, ang verdict natin for technical analysis is to wait for the confirmation. Let's go from technical to fundamental. So, for fundamental, BCOR is trading at 2.55 pesos. So, down siya ng 7.27%, which is not good dahil bearish siya sa daily. For key statistics, so we have PE ratio 23.34, price to book ratio, so medyo mataas, dapat below 1 to, no? Para masabi nating good to buy siya, 1.3240. Then yung sa return niya, guys, is 1 year return negative 18.27%. Though yung EPS niya is okay, medyo good naman kasi hindi siya nag-negative. Ang masama lang, guys, pagka yung stock tas yung EPS is negative, ibig sabihin the company is losing money, no?
Kaya don't buy pagka yung EPS is negative. So hindi maganda yung performance ng company na yun. Ayan. Then from Bloomberg, so we have to move from to PSE sa kanyang financial reports. As of October 31, 2019, so fresh na fresh pa to, guys. So sa current assets, so we have 9,992,657,648 compare natin sa kanyang current liabilities na 7,768,820,388. So for current ratio, so i-divide natin si current assets to current liabilities. Then dapat above 1.5 yung makuha natin. So for B-Corp, medyo okay naman siya sa pagbabayad ng pinagkakautangan in short term. So for long term, we will use the total assets. So total assets ni B-Corp is 19,081,050,059. Compare natin sa total liabilities, 10,541,100,124, which is good, guys, for long term. Ayan. So short term and long term, medyo okay naman siya si B-Corp. Then for book value per share, we have 1.93 for the period ended and 2.04 for fiscal year ended. So mas conservative, guys, na gamitin kung ano yung mas mataas, which is ever higher, kung period ended or fiscal year ended. Ayan. Then so i-compute natin yung sa Graham's number. So for B-Corp, we have earning per share kanina 0.11, book value per share 2.04, current stock price which is at 2.55 pesos. So ang valuation natin is overvalued pa siya, guys. So dapat ang buy below price natin is 2.247 pesos. So saan ba to 2.247 pesos? So tignan natin sa chart kung saan siya tatama. 2.2. So let's try to look from the chart kung ano yung sinasabi ng chart. 2.2, ano? Let's see. So 2.2, ayan, guys, 2.2. So dito, guys, so possibly it's a bargain kung dito tayo bibili, no, sa next support natin. Then kung dito tumama yung price, much better kasi undervalued siya. So bargain price na, guys, yun pagka nakabili tayo dito. Though dito, guys, medyo maganda na to dahil nauntog na siya sa major support. Pero pagka na-break to, guys, then yun lang, epic failed. So mag-abang-abang muna tayo to confirm the price reversal. Next natin. So ayan, for investing.com, so tignan natin yung kanyang technical analysis for daily, weekly, and monthly. So for daily, ang sabi ni investing, strong sell, guys. So for short term, huwag muna tayong bibili. Yun nga ang sabi ko, wait for confirmation. Kasi si B-Corp is under consolidation sa short term. So for weekly chart or weekly technical analysis, neutral tayo, guys. So
di pa natin alam kung siya ba ay magkakaroon na ng price reversal or okay, tuloy-tuloy pa rin siya sa pagbagsak. Yun nga guys, kasi bakit? Balikan natin. Nasa major support siya ito. Kaya yung sa weekly natin is neutral. Okay, so from monthly chart, sa monthly chart, strong buy na tayo dito guys. Kaya medyo maganda na kasi yun nga, nasa major support na tayo. Pwedeng-pwede na tayong mag-accumulate dito. So, much better kung mag-average down tayo or paghintay tayo sa next support or wait for confirmation. So, yun lang guys for Bcore at sana ay nakatulong ako sa inyo. And don't forget to subscribe to my channel and see you in the next video.